Guys, magandang umaga po. Ito po naman po ngayon si Official Vlog. At may tuturo po ako sa inyo para po sa mga electrician, technician, lalo na po sa construction site. Ito po ay magagamit niyo sa mga plumbing, mechanical, electrical, saka sa civil po. Pag may kukunin po kayo ng slope sa isang lugar, kagaya nung pag sa civil po, kagaya po ng sa tiles, pag gagawa po kayo ng tiles, di ba? Yung tiles ay islope natin papuntang floor drain. Magagamit niya po itong islope na to. Sa mechanical po naman, pag magkakapit po kayo ng mga aircon, yung drain, kung saan niyo papupuntahin yung tubig para hindi po mag-stack sa gitna yung tubig, yung drain. Kasi po yung aircon po, di ba, may drain. Magagamit niya po itong islope na to. Sa hagdanan, magagamit niya na po paggawa ng step. Kasi naka-slope po yung hagdanan natin, di ba? Marami po paggagamit itong islope na to. Ito yung tuturo ko po sa inyo. Let's start na po. Ito ang topic po ko ngayon ay how to calculate the slope. Ang slope po naman gagamitin natin with percentage, kasi dalawang klase po yung slope natin, with percentage at saka with degree. Sa mga slope ng degree, ito ang formula po ng slope with percentage is, ayan, rise over run multiplied by 100%. Okay, ito na po. May example po ako dito. Ayan po. Bali, ayan po yun. Yung 3 meters yung opposite o yung rise. Okay po. Then hypotenuse po yung kabila. At yung tapat po ng hypotenuse, yan po yung adjacent na 10 meters po. Ang formula po ito, gagamitin po natin. Ayan po. 3 meters. Ayan. Mano yata. Over mo sa 10 meters times 100%. Ayan po. 0.3. times 100% is 30% po yung slope. Pag mayroon ka po na rise na 3 meters yung pag yung height po saka yung adjacent po 10 meters, 30% po yung slope niyan. Pero kung mayroon example po naman din, kung mayroon ang rise niya po ay lalagyan natin na 3 meters tapos 100 meters po yung run, ayun po, 0.3 times 100, 3% lang po yung slope, ang gagamitin yung slope. Okay po. Okay po, pasadahan niyo po ito. Ayan, pasensya na po kayo, nagmamadali ang inyong lingkod. Kasi nandito ako sa site nagba-vlog para may content lang po ako. Ayan po, how to calculate the slope with percentage. Yan po ang formula niyan, ha. At tandaan niyo po, sa mga tubiro, kailangan niyo po ito, ha. Tubiro, electrician, technician, kailangan niyo po ito. Pag magli-layout po kayo ng piping with slope. Ayan. Ayan po, ha. Ayan po yung formula. Ayan po kung sa trigo po, magagamit siya po yung pinag-aralan siya ko sa trigonometry. Ayan o. Opposite, hypotenuse, saka adjacent. Dito naman, rise, run. Ayan po, ayan o. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo. Itinang po ang inyong lingkod. Nagbabalik. Bye-bye. Good luck and marvelous.